Hello sa inyo mga kasari, good morning and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, meron tayong sasagutin na katanungan ng ating viewers. Actually, napakaraming nagtatanong sa akin about sa paninda kong Siopaw tsaka Siomai. Kung anong brand, kung ano yung maganda, kung ano yung masarap, so kung ano yung mura. So yun guys, ang sasagutin natin. Pinicturan ko kasi dito sa luma kong cellphone yung tanong ng ating kasari. Siguro mag-a-additional din siya sa kanyang kung may tindahan siya or kung magbi-business siya ng ganun. Hanapin ko lang guys ha. Pinicturan ko yung kanina, eto. Sabi po ni, di ko alam kung babae siya or lalaki kasi hindi ko maano yung kanyang profile. RRCYT, sabi niya po. Eto guys, nung isang araw ko pa to nabasa pero ngayon ko lang siya i-vlog. Sabi niya po, hi po ma'am, ask ko lang po kung anong mas mabenta na Siopaw po sa inyo. So let's continue po mga kasari dahil dumating lang po. Kaya nahinto tayo. Dumating lang po yung ahente po natin ng mantika at kumuha lang po ako ng konti yung wala lang dito sa tindahan. 957 pesos lang yung pinagbayaran ko. At hindi ko na rin yun guys i-haul sa inyo. Kasi ano lang naman yun, mantika, munggo, asukal, tsaka mga gamis. Yun lang naman yung aking kinuha. Hindi ko pa tapos basahin yung tanong ng ating kasari na si RRCYT. Ulitin ko na lang mga kasari, sabi niya po, hi po ma'am, ask ko lang po kung anong mas mabenta na Siopaw po sa inyo, bola-bola or asado. Then anong brand po ang masarap pero affordable naman sa mga customer? Thank you po sa pagsagot. So, sasagutin po natin yan at maglalagay na rin po ako ng picture dito mamaya. So, sa tinitinda ko pong Siopaw, dalawang klase po yan eh. Pero ang madalas ko na lang po na ibenta ngayon na mini partner, yung madalas kong ipabili sa kanya is yung ano po mga kasari, yung maliit po na Siopaw. Dahil guys, mas mabilis siyang maubos dito sa tindahan kasi nga medyo mababa yung presyo. 12 pesos, affordable. Unlike dun sa 25 pesos, affordable din naman yun guys. 25 pesos, sobrang laki na na Siopaw, ganyan tsaka laki. Eh, yung iba parang nauumay dahil nga sa sobrang laki, ang bilis nilang mabusog. Ang komento naman ng ibang customer ko dito dun sa maliit, ang sarap daw, tsaka sakto lang talaga siya sa isang tao kasi ganyan tsaka liit mga kasari. 12 pesos yung bentahan ko nun. Kapag dinoble yung dalawa, 24 pesos lang. Pero yung malaki ko, malaki naman siya as in, 25 pesos yung bentahan ko. So, magkano nga ba? Yan, magkano nga ba ang puhunan noon? Doon guys, sa maliit, bali ang tinitinda ko lang pala dito, kung alin man doon sa dalawa, kung asado or bola-bola, asado lang po yung tinitinda ko. Wala pong naghahanap or hindi pa din ako nagtatry ng bola-bola, baka kasi hindi masarapan. Noon kasi nagtinda na rin kami ng Siopaw, ang tinitinda talaga namin is asado. Mas gusto kasi yun guys ng customer, ayaw nila ng bola-bola. Kaya ngayon, asado pa rin yung, nung ibinalik namin yung Siomai at Siopaw, asado pa rin yung itininda namin. So yung dalawang klase na yun, magkaiba sila ng presyo. Yung malaki, ang puhunan po niya ay 140 pesos, 10 pieces lang po yung laman niya. So, bali pumapatak na 14 pesos yung puhunan, ang bentahan po namin ay 25 pesos. Affordable na yun mga kasari. Dahil sa school nung pamangkin ko, 35 daw. Mas maliit pa doon. So, affordable na yun 25 pesos. So, ang tutubuin nyo po, kung 25 pesos din at 140 din ang kuha nyo sa isang balot, tutubo po kayo ng 110 pesos sa isang balot, 10 pieces ang laman, dun sa malaki. Pero sa maliit po mga kasari, dahil fast moving dito yung maliit, yun yung tinitinda namin. Ang puhunan po niya is 135. Bali pumapatak po siya na halos 6 pesos, 5.62 yung puhunan kada isa. Ang bentahan po namin ay 12 pesos. Diba guys, halos kapresyo na yung tubo, diba? Parang dinoble lang. So, ang tubo po namin sa isang balot, kasi sa isang balot ng maliit, ay 24 pieces po ang laman. Ilalagay ko dito mga kasari yung picture niya.
Ayan. So, bali ang tatak po ng aming tinitindang siopaw ay Chef Ming. Yun, guys. Ano din siya ng Dim Sum Factory. Dim Sum Corporation. And ilalagay ko din dito, guys. Ayan. Pinicturan ko din yan nung isang araw pa. So, mas malaki po yung tinutubo po namin dun sa small na siopaw. And tinry ko siyang kainan, mga kasari. Masarap siya kahit walang sauce. Pero guys, diba na-share ko sa inyo na kung paano ko gumawa ng sauce. Iyon guys, ay ako lang din ang gumagawa. And then, ano lang naman eh, konti lang naman yung ingredients nun. So, mas gusto kasi ng ibang customer yung may sauce. Pero kung bibilhin nyo yun, kapag binibili namin yun, wala talaga siyang kasamang sauce. Dahil masarap na siya kahit walang sauce. Wala talaga siyang kasamang sauce. Eh, meron lang mga nagre-request. Kaya, nag-search ang ate nyo sa YouTube kung paano gumawa ng sauce. And ayun, na-master ko na yung paggawa ng sauce hanggang ngayon. Kahit tantsa-tantsa lang yun, mga kasari. So, 153 pesos yung tinutubo po namin sa isang balot ng maliit na siopaw. Mas malaki po kaysa dun sa malaki yung tinutubo namin. Kaya, nagpo-focus kami ngayon sa maliit na siopaw. So, yun po yung katanungan ng ating kasari na si RRCYT. Ayan. So, ano pa ba? Affordable po siya. Kasi kung i-compare niyo po siya sa bentahan ng iba, affordable po talaga yon. Kasi yung siopaw na malaki, mabibili niyo sa iba ng 35. Marahil yung maliit, mabibili niyo yan ng 15 sa iba. So, affordable na and masarap pa, mga kasari. Binabalik-balikan ngayon ang siopaw dito sa tindahan. Actually, kanina, hindi pa ako nakakapaglabas. May nagtatanong na kung may siopaw. Eh, ayun, dahil hindi pa ako nakakapaglabas, binili na lang niya ay yema. 25 pesos na yema, 10 pesos na gamis. So, yun yung binili niya. Bali, bibili sana siya ng 3 peraso. Pero ngayon naman, may nailabas na ako na siomay at siopaw. So, mamaya masusold out na naman yan. Pansin ko at pansin ni partner na sobrang mabenta ngayon, guys, ang siomay at siopaw ngayon. Tumuma lang siya nung magpapasko at bagong taon. Kasi nga, ang daming pagkain sa kanya-kanyang mga bahay. Kaya, tumumal siya. Pero ngayon, guys, napaka-ano, kahit ubos na, may naghahanap pa rin. Kagabi nga, may naghahanap pa pero hindi na ako nagsalang. Kasi gabi na rin naman. So, sabi ko, bukas na lang. Ganon. And, magsasara na rin kasi ako nun, guys. Kaya, ayan. Nakapaglabas na tayo. Kanina pa ako nakapaglabas. Pero wala pa tayong Buena Mano. Siguro maya-maya pa. Hanggang gabi naman yan eh. Hanggang mag-closing, andyan pa rin ang siomay at siopaw. Wala siya talagang oras ng ano. Talagang kung ano yung oras ng pagbubukas ng tindahan at pagsasara, nandyan din yung siomay at siopaw. Hindi nyo lang, guys, ano eh, tinanong kung ano yung brand ng siomay na tinitinda namin. Ganun din po. Dim Sum din po. Dim Sum Corporation din po. Dim Sum Factory din po yung tatak niya. And ayun, sana nagustuhan nyo po. Masarap po siya and very affordable. Talagang anong-ano sa bulsa ng mga suki at customer natin, kayang-kaya nilang bilihin. At the same time, hindi kayo mapapahiya sa lasa ng siopaw na ito. So, sana po RRCYT ay nasagot ko po yung inyong katanungan. Ayan, mas mabenta po talaga ang asado dito. Pero hindi pa po ako nakakapag-try ng bola-bola. Asado lang po talaga. Kung ano lang po yung hinahanap dito sa tindahan, yun lang po yung aking ibinebenta. And ayun, sana nagustuhan nyo po yung vlog ko today. And ang laki po ng kikitain nyo dito. Kasi lalo na kung matao sa lugar nyo, tapos makaubos kayo ng 2 balot ng siopaw, diba? Ang laki ng kikitain nyo. Halos 200 plus yung kikitain nyo. Dun sa maliit, aabot ng 300 plus yung kikitain nyo. Or yung benta nyo, diba? Ay, kita nga yun. Kasi tubo na to, 153 sa maliit. Pero kung sa malaki, magbebenta kayo, tutubo kayo ng 200 plus. Hindi na rin masama. Malay nyo, makaubos pa kayo ng 3 balot. E di, mas malaki ang kita nyo. So, yun lang, mga kasari. Thank you so much for watching. Ayan, sana nagustuhan nyo yung vlog ko ngayon. Ayan ay dagdag negosyo sa inyong sari-sari store. Lalo na, diba, nakakaramdam tayo minsan ng tumal sa tindahan.
talagang kailangan natin magdagdag ng another source of income para may iba pa tayong pagkakitaan, di ba? So, yun lang mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!